So sa ikalawang pagkikita ng Golden State Warriors kontra Boston Celtics, nananatiling out sa kanilang lineup si Jonathan Kuminga, James Wiseman, Jamichael Green at Andre Iguodala. At para naman sa team ng Boston, out nga dito si Danilo Gallinari, Empiyundo Cabengele at JD Davidson. So sa simula ng game, mainit na shooting kaagad dito ang ipinamalas ng ating defending champion at sa pangunguna nga yan ni Steph, Clay at Jordan Poole. Ngunit agad din ditong nakasagot ang Boston Celtics at dahil nga yan sa pagiging dominante ni Al Horford. Kaya naman nakahabol na nga dito ang Boston Celtics sa ating defending champion, 26-25. At pagpasok ng second quarter, mas naging agresibo na nga dito ang home team. At ginamit na nga nila dito ang kanilang size advantage upang madomina nila ang ilalim ng basket. Ngunit nananatili pa nga rin dito ang mainit na performance ng Splash Brothers, kaya naman natapos ang unang dalawang quarter sa digit na score, 55-54. Si Klay Thompson nga dito ay meron ng 20 points at 1 rebound at 15 points 5 assists naman kay Stephen Curry at 9 points 4 rebounds at 2 assists naman para kay Jordan Poole. At para naman sa team ng Boston Celtics, si Jason Tatum nga dito ay meron ng 13 points, 8 rebounds at 4 assists at 11 points, 5 rebounds kay Robert Williams at 10 points, 7 rebounds para naman kay Al Horford. So sa naging first 2 quarters na magkabilang kupunan, halos nagkaroon kagad ang ating defending champion ng 10 3-pointers at 4 pa lamang sa team ng Boston Celtics. Ngunit na limit naman ng home team ang Warriors pagdating sa total rebounds dahil ang Boston dito ay meron ng 29 rebounds at 25 pa lamang sa Dub Nation. At patungong second half, mas naging mainit na nga dito ang palitan ng puntos na magkabilang kupunan. Ngunit sa 4 na minuto ng third quarter, pinangunahan na dito ni Steph at Andrew Wiggins ang opensa ng Warriors. Kaya naman nabaon na nga nila dito ang Boston ng 7 puntos, 89-82. At pagpasok ng fourth quarter, nagpatuloy pa nga rin dito ang kalamangan ng Dub Nation. Ngunit pilit pa nga rin dito umahabol ang home team hanggang sa naibaba na nga nila ang kalamangan ng ating defending champion sa 3, 97-94. At sa huling minuto ng ating last quarter, naging mainit na nga dito ang duelo ni Steph at Jaylen Brown. Ngunit natapos pa nga rin ang fourth quarter na tabla ang game sa score na 106-all. At patungong overtime game, mas naging agresibo na nga dito ang Boston Celtics. Ngunit hindi nga dito katanggap-tanggap para kay Steve Kerr ang mga tawag ng mga officials dahil pumapabor nga ito sa team ng Boston. Ganun pa man sa huling minuto ng overtime game, wala na nga ditong nagawa ang ating defending champion. Kaya naman tuluyan na nga ditong nakuha ng Boston Celtics ang panalo sa score na 121-118. Ang Warriors nga dito ay pinangunahan ng 29 points, 4 rebounds at 7 assists ni Stephen Curry. At tag 24 points naman dito si Klay Thompson at Jordan Poole. At 20 points, 4 rebounds at 3 assists naman para kay Andrew Wiggins. At para naman sa team ng Boston Celtics, si Jason Tatum nga dito ay nagkaroon ng 34 points, 19 rebounds at 6 assists. At 20 points, 10 rebounds kay Al Horford. At 18 points, 5 rebounds at 4 assists naman para kay Marcus Smart. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.